ang Build ay isang komprehensibong programa ng Administrasyong Duterte na nagbibigay prioridad sa pagtatayo ng mga bagong infrastruktura sa bansa. Ito ay naaayon sa Philippine Development Plan na naglalayong pataasin ang public infrastructure spending ng ating bansa. Ilan sa layunin ng Build ay ang palakasin ng economic growth, ay reduce ang poverty rate, at pati na rin iksan ang problemang trapiko sa Pilipinas. Sa ngayon, may tinatayang 9,845 kilometro ng kalsada, 2,709 na tulay, 4,536 na flood control projects, 82 evacuation centers at 71,803 na silid-aralan na ang naitayo sa ilalim ng Build Infrastructure Plan. Sa kabila nito, marami pa ring mga proyekto ang nais magawa ng ating pamahalaan. Sa video na ito, magbibigay kami ng updates about sa mga project na kabilang sa Build Infrastructure Plan. Ating iisa-isahin ang mga pinakamalalaking proyekto na kasalukuyang ginagawa, kabilang na rin ang mga proyektong malapit na matapos ngayong taon. Mag-like, comment at subscribe sa ating channel upang maging updated sa mga ganap. Ang proyektong ito ay magdadagdag ng mga bagong istasyon sa LRT Line 1 upang i-extend ang naturang linya mula Baclaran hanggang Bacoor. 8 bagong istasyon ang idadagdag sa LRT Line 1 upang mapadali ang biyahe mula Metro Manila papuntang Cavite. Ang mga plano para sa naturang proyekto ay nasimulan na mula pa noong taong 2012. Subalit na delay ito dahil sa mga issue sa right-of-way. Pero noong taong 2016, naresolba sa wakas ang mga problema sa right-of-way. Agad ring nasimulan ang konstruksyon ng proyekto noong May 7, 2017. Tinatayang 64.92 billion pesos ang halaga ng proyekto. Ang proyektong ito ay kasalukuyan ng ginagawa sa pagtutulungan ng Light Rail Manila Corporation, Japan International Cooperation Agency, at ng DOTR. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tagaid, higit 800,000 na pasahero araw-araw ang maaaring makinabang sa proyektong ito. Ang mga pangalan ng 8 bagong istasyon sa LRT Line 1 Extension ay Redemptor, Manila International Airport, Asia World, Ninoy Aquino, Dr. Santos, Las Piñas, Zapote, at Nyog. Maaaring maglunsad ng partial operation ang LRT Line 1 Cavite Extension sa katapusan ng 2021. Inaasahan namang matatapos ang buong proyekto sa first quarter ng 2024. Ang LRT Line 2 East Extension ay kasalukuyang ginagawa upang magdagdag ng 4 na kilometro mula Santolan Station hanggang Antipolo. 2 karagdagang istasyon ang itatayo, isa sa Barangay San Roque, at isa naman sa Masinag. Layunin ng proyektong ito na mapadali ang pagbiyahe ng mga commuter mula Metro Manila papuntang Rizal at vice versa. Nais rin itong maibsan ang malubhang trapiko sa lugar na ito. Ang proyektong ito ay naaprubahan ng NEDA mula pa noong 2012. Nasimulan naman ang konstruksyon nito noong June 9, 2015. Tinatayang 2.27 billion pesos ang halaga ng proyektong ito. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tagaid, humigit kumulang 80,000 na pasahero araw-araw ang maaaring mabigyang serbisyo ng proyektong ito. Ang orihinal na target ng DOTR na matapos ang proyekto ay sa ika-apat na quarter ng 2020. Ngunit dahil sa COVID-19, na-delay ang completion ng proyekto. Kinumpirma naman ng ahensya na magbubukas ang LRT Line 2 East Extension ngayong April 27, 2021. Kapag natapos ang proyektong ito, mababawasan ang oras ng paglalakbay mula sa Recto patungong Masinag mula 3 oras hanggang 40 minuto lamang.
Ang MRT Line 7 ay isa sa pinakabago at pinakaaabangang railway project sa Pilipinas. Ayon sa presidente ng San Miguel Corporation, ang proyekto ay kasalukuyan ng 59% complete. Nagkakahalagang 62.7 billion pesos ang naturang proyekto. Ang bagong linyang ito ng MRT ay may habang 22.8 kilometers. Ito ay may 40 na istasyon. Opisyal na nagsimula ang konstruksyon ng naturang proyekto noong August 15, 2017, na nagdulot ng malubhang trapiko sa Commonwealth Avenue. Ang orihinal na lokasyon ng depo ay dapat sa San Jose del Monte, ngunit matapos ang 2 taon ng mga hearing at court appeal, inilipat na lang nila ito sa Greater Logro sa Quezon City, malapit sa La Mesa Watershed. Ang 40 na istasyon ng MRT Line 7 ay San Jose del Monte, Tala, Sacred Heart, Quirino, Mindanao Avenue, Regalado, Doña Carmen, Manggahan, Batasan, Don Antonio, Tandang Sora, University Avenue, Quezon Memorial at North Avenue Grand Central Station. Sa kasalukuyan ay nagawa na ng South Korean contractor na Hyundai Rotem ang mga bagon na gagamitin ng MRT 7. Ngunit hindi pa ito ipinadadala sa Pilipinas sapagkat hindi pa yari ang depo. Ayon sa Facebook post ng DOTR, higit 300,000 na pasahero araw-araw ang maaaring makinabang sa proyektong ito. Inaasahan namang matatapos ang konstruksyon ng MRT Line 7 sa December 2022. Ang North-South Railway ay ang railway system na nagkokonekta sa New Clark City Station sa Pampanga at Calamba Station naman sa Laguna. Ang proyektong ito ay isa lamang sa restorasyon ng kabuuang linya ng PNR o Philippine National Railways. Ang NSCR project ay nahahati sa 3 phase. Ang NSCR South Phase 1 ay ang kasalukuyang linya na operational, na nagmumula sa Tutuban hanggang Calamba. Ang North Phase 1 naman ay tumutukoy sa linya ng Tutuban to Malolos. Samantalang ang North Phase 2 ay tumutukoy sa linya ng Malolos to Clark International Airport. Ang North Phase 1 ay naaprubahan na noong taong 2015. Sa termino ng nagdaang Pangulong Benigno Aquino Jr. Agad namang na-turn over ang proyekto sa Administrasyong Duterte noong taong 2016 at napabilang sa Build Build Build. Ang 10 istasyong bubuksan sa North Phase 1 ay Solis, Caloocan, Valenzuela, Mikawayan, Marilao, Bukawe, Balagtas, Giginto at Malolos. Tinatayang higit 200,000 na pasahero araw-araw ang makikinabang sa proyektong ito. Ayon sa DOTR, ang completion rate ng proyekto as of January 2021 ay 43% na. Ang Phase 1 na may habang 38 kilometers ay inaasahang matapos ngayong taon, habang ang Phase 2 naman na may habang 53 kilometers ay inaasahang matapos sa taong 2023. Kabilang sa ating listahan ng malalaking project ay ang New Clark Airport Terminal. Ang proyektong ito ay nagsimula ng konstruksyon noong taong 2018. Bagamat natapos ang proyektong ito noong Oktubre ng nakaraang taon, hindi pa operational ang naturang passenger terminal. Kinokonsidera ang proyektong ito bilang isa sa pinakamalaking proyekto ngunit pinakamabilis na natapos dahil ahead sila sa target date ng completion. Noong January 22, 2021 ay opisyal nang itinurn over ng Megawide GMR Construction Joint Venture ang proyekto sa gobyerno. Ang bagong passenger terminal ay may kakayahang tumanggap ng higit 8 million passengers ngayong taon. Dahil sa laki ng bagong terminal ay magiging triple ang kapasidad ng buong Clark Airport.
mula 4.2 milyon tay 12.2 milyon na pasahero kada taon. Maganda at malaki ang magiging epekto ng New Clark Airport Terminal pag naging operational na ito. Masosolusyonan na ang congestion sa NAIA. Magkakaroon na rin ng easy access sa Central at Northern Luzon nang hindi dumadaan sa Metro Manila. Bukod dito ay inaasahan din na lalong uunlad ang ekonomiya ng Clark at ng mga kalapit na rehiyon. Inaasahang maging fully operational ang bagong terminal sa second quarter ng taon. Plano namang gawing isang malaking vaccination hub ang lumang terminal building pag dumating na ang mga vaccine. Ang Skyway Stage 3 ay proyekto ng Department of Public Works and Highways na sinimulan noong February 17, 2014. Pero dahil sa construction delays at mga problema sa right-of-way, na-reschedule ang target completion date nito sa 2020. Ang orihinal na project cost ng Skyway Stage 3 ay tumatayang 37.43 billion pesos. Ngunit dahil sa ilang issue sa right-of-way sa orihinal na plano ay na-realign ito at umabot sa 44.86 billion pesos. Sa kasalukuyan ay fully operational na ang Skyway Stage 3 mula pa noong January 15, 2021. Ngunit may mga finishing procedures pa na kasalukuyang tinatapos upang maging 100% completion ang proyekto. Ang mga babagtasin ng Skyway Stage 3 ay mula Buendia sa Makati City hanggang sa Balintawak sa Quezon City. May haba itong 18.83 kilometers. Pagdudugtungin ng Skyway Stage 3 ang South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX. Layunin ng proyektong ito na ma-decongest ang EDSA at iba pang pangunahing lansangan sa Metro Manila tulad ng Quezon Avenue, Quirino Avenue, Araneta Avenue, at iba pa. Inaasahang mababawasan ang travel mula Buendia patungong Balintawak mula 2 oras hanggang sa 15 minutos lamang. Tinatatayang 6,000 na trabaho ang nalikha ng proyektong ito sa construction pa lamang. Hindi pa kasama ang higit 10,000 na indirect na trabahong naidulot nito. Ang Metro Manila Subway ay ang proyekto ng Department of Transportation na kasalukuyang under construction. Ang magiging linya ng subway na ito ay may habang 36 kilometers. Mula sa Quezon City sa north at hanggang Pasay City naman sa south. Ang proyektong ito ay kinikilala rin bilang Project of the Century sa Pilipinas. Ito ang pinakamahal na transportation project sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Ang Metro Manila Subway Project ay tinatayang nagkakahalaga ng 350 billion pesos. Karamihan dito ay sinagot ng loan na naaprubahan na noon pang taong 2018 sa tulong ng Japan International Cooperation Agency at ng Japanese Prime Minister na si Shinzo Abe. Ang Metro Manila Subway ay nakadesign upang kumonekta sa iba't ibang railway system sa Metro Manila, tulad ng LRT Line 1, MRT Line 3, MRT Line 7, LRT Line 2 at PNR. Ang dating pinapangarap lang ng mga Pilipino ay malapit ng makamtan sapagkat noong February noong taong 2019 pa lang ay nagsimula na ang pagbiyak sa lupa. Opisyal namang nagsimula ang konstruksyon ng proyekto noong December 21, 2019 sa Valenzuela City. Dumating naman ang una sa 6 na tunnel boring machine o ang makinang gagamitin pang excavate sa mga tunnel netong Enero ngayong taon. Ang naturang TBM ay nagsimula ng magukay. Parating na rin ang aabot sa 25 na mga TBM na gagamitin upang mapabilis ang paghuhukay sa mga tunnel. Ang orihinal na proposed network ay may 40 na istasyon. Ito ay ang Mindanao Avenue.
Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Ortigas North, Ortigas South, Kalayaan Avenue, Bonifacio Global City, Cayetano Boulevard, FTI at NAIA. Sa kasalukuyan naman ay may mga modifikasyon silang ginawa sa original na proposed network. Ang mga karagdagang istasyon ay East Valenzuela, Lawton, Senate at Asia World Station. Tinatayang 370,000 na pasahero araw-araw ang maaaring makinabang sa Metro Manila Subway pag nagawa ito sa target completion date na 2025. Inaasahan namang ang unang tatlong istasyon ng Quirino Highway, Tandang Sora at North Avenue Station ay magbubukas para sa partial appurtenance bago matapos ang taong 2021. Ang Calax o Cavite Laguna Expressway ay proyekto ng Department of Public Works and Highways na nagkokonekta sa Cavitex at SLEX. Ang Calax ay nagsisimula sa SLEX Mamplasan Interchange sa Binian, Laguna at nagtatapos sa Cavitex sa Kawit, Cavite. Ang bidding para sa proyekto ay nagsimula noong taong 2014. Ilan sa mga kilalang bidder ay ang San Miguel Corporation, Ayala Corporation, Aloy MTD Philippines, MPCALA Holdings. Nanalo ang MPCALA Holdings sa bidding sa halagang 27.3 billion pesos. Higit sa 22.2 billion pesos ng San Miguel at iba pa. Ang proyektong ito ay nahahati sa 8 subsection, 5 sa Cavite at 3 naman sa Laguna. Nagsimula ang konstruksyon ng Calax noong July 2017 at nagsimula naman ang right-of-way acquisition noong October 2017. Ang mga subsection na nasa Laguna ay maagang binuksan para sa partial operations. Ito'y nag-uparate mula pa noong October 2019. Sa kasalukuyan ay considered as 100% complete na ang Laguna segment ng Calax. Samantalang ang Cavite segment naman ay 10% pa lamang. Ang layunin ng proyektong ito ay lalong pag-ibayuhin ang competitiveness ng Calabarzon bilang isang investment destination. Nais din itong solusyonan ang traffic congestion lalo na sa mga lugar na sobrang malubha ang trapiko tulad ng Governor's Drive, Aguinaldo Highway at Santa Rosa Tagaytay Road. Pag natapos ang konstruksyon ay inaasahang mabawasan ang travel time mula Cavitex papuntang SLEX ng 45 minutes. Inaasahang matatapos ang kabuuan ng proyekto sa July sa susunod na taon. Ang North Avenue Grand Central Station o mas kilala sa tawag na Common Station ay isang proyekto na matagal nang pinaplano ngunit di masimulan simulan. Noong June 2, 2011 pa lamang ay nagsisimula na ang plano ng dating Secretary ng DOTC na si Mar Rojas para sa Grand Central Station na may tinatayang 2 billion pesos na budget. Nagbayad ang SM Prime Holdings Incorporated ng 200 million pesos para sa naming rights ng nasabing istasyon once na may tayo ito. Noong taong 2012 ay napansamantalang itinigil ang proyekto dahil sa financial crisis na nagdulot ng demolisyon ng tracks at mga pillars. Kinailangan din daw na pag-aralan pamabuti ang proyekto sapagkat wala ito sa original na plano. Subalit noong taong 2013, tuluyan ng kinansela at inabandona ang proyekto nang maupo ang bagong DOTC Secretary na si Joseph Abaya sapagkat napakarami daw ng issue sa engineering, pricing, at naming rights. Aniya ay ang proyekto kasi ay dapat natapos na sa termino pa lamang ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bukod kasi dito ay nagkaproblema rin sa pagpili ng lokasyon ng istasyon. Ang orihinal na plano kasi ayon sa kontrata ng DOTC sa SM Prime Holdings ay dapat itong may tayo malapit sa SM City North EDSA. Ngunit ayon kay Joseph Abaya magiging ineffective and costly ang proyekto pag sa SM North ito itinayo. Nang dahil dito ay nalipat ang lokasyon ng istasyon sa kalaban nilang mall na Trinomo.
pero ayon kay Abaya ay ma-retain ng SM Prime Holdings ang naming rights para sa istasyon. Dahil dito ay dinala ng SM Prime Holdings ang kasong ito sa Supreme Court. Nag-issue naman ang Supreme Court ng stay order laban sa DOTC at LRTA. Taong 2016 naman noong August 12 ay inanunsyo ng bagong secretary ng DOTR na si Arthur Tag-Aid na nagkasundo na ang mga stakeholders ng naturang istasyon. Plano ng itayo ang Grand Central Station malapit sa gitna ng SM North EDSA at ng Trinomo. Inabot ng 8 taon ang mga negosasyon para lang makapili ng final na lokasyon ng Grand Central Station. Ang Memorandum of Agreement ay napirmahan noong January 17, 2017. Sa kasalukuyan ay under construction na ang Grand Central Station na nagsimula na noong taong 2017. Nahahati ang Grand Central Station sa 3 area. Kalakip ng Area A ay ang platform na nagkokonekta sa LRT 1 at MRT 3. Ang Area B naman ay ang concourse na nagkokonekta sa Area A at Area C. Ang Area C naman ay ang platform na gagamitin para sa Line 7. Sa ngayon ay 100% complete na ang Area A at under construction naman ang natitirang 2 area. Inaasahang matatapos ang kabuuan ng proyekto sa susunod na taon. Nagustuhan mo ba ang ating video? Mag-like, comment at subscribe sa ating channel upang maging updated sa mga ganap.